Good afternoon, good morning, good afternoon, Ma'am Ara. My name is Marin Binabara from EBM 12. So, ngayon, sa videong ito ay mapaliwanag ko or isasabihin ko sa inyo kung ano nga ba yung career ko na gustong kunin at kung anong mga step yung gagawin ko para makuha ko yung career na gusto ko. So, yan pa. Ang career po na gusto ko ay gusto ko maging flight attendant dahil gusto ko na malibot yung buong mundo and I want na maging flight attendant din kasi simula bata pa lang ay gusto ko na yung mag-flight attendant dahil din sa height ko at para din mawala yung takot ko sa mga matataas na bagay. So, yun. Kaya gusto kong maging career ang flight attendant. Tsaka, gusto ko rin maging flight attendant para makita ko kung gaano ba kaganda yung mga ibang bansa, yung buong mundo. Gusto kong siyang makita kung gaano siya kaganda. So, ang step na kukunin ko, ay ang step na gagawin ko para ma-achieve ko yung pagiging flight attendant ay una is yung kukuha ko ng course ng pang-tourism para sa college ko and itatake ko yon ng 4 years. Then alam ko na mahirap yung course na yon, yung flight attendant, pero dahil dream ko yon, yun yung magpupersige ako para matapos ko yung course na yun. So, pero ngayon, dahil nga pandemic at hirap akong maghanap kung saan course yung, kung saan merong course na tourism management, ang kukunin ko muna is BSBA. Then, after ko makagraduate ng BSBA, ay mag-aaral ulit ako ng 4 years para naman sa tourism. Then after ko noon na makagraduate sa ano ng tourism ay magte-take ako ng training sa Cebu Pacific kasi isa sa gusto kong pasukan airline ay sa Cebu Pacific. So yun, magte-take ako ng training doon ng sa Cebu Pacific ng 4 to 8 weeks na training. Then, sabi nga nila na mahirap ang training sa Cebu Pacific. Pero, sa lahat naman ng training ng pagiging flight attendant ay mahirap. So, meron kayang na may bibigay lang sila ng 2 life sa'yo doon. So, kapag nawala or nagfail ka sa exam or sa training ay nang 2 beses ay hindi ka na makakapagpatuloy sa susunod na training ng flight attendant. So need mo ulit na mag-apply ng training at mag-umpisa ulit sa simula kung ano yung sinimulan mo sa training kapag naubos yung 2 lives mo. Sa training na yon, mahirap ang mag-train ng flight attendant, ng pagiging flight attendant kasi kailangan madami kang kailangan basahin, marami kang kailangan tindihin and 11 to 12 hours ang training every day and meron ka lang na 1 day na rest day kapa sa isang linggo. So dahil mahirap yon, so dahil dream ko din na maging flight attendant ay gagawin ko yon para sa pangarap ko. Then after ko na mag-train para sa flight attendant ay doon. Kapag nakapasa ako is mag-a-apply na ako sa Cebu Pacific. Then after ko noon, siguro ang unang pag-aaralan ko ay yung kung paano nga ba mag-communicate sa mga tao na hindi ko pa masyadong kilala, kung paano ko i-handle yung pagko-communicate ko sa kanila, sa mga tao na nagiging
nagiging passenger sa airline or sa may aeroplano, kung paano ko sila kakausapin ng maayos, kung paano ko sila pakikisamahan. Then, and i-make sure ko din, then i-make sure ko din na yung safety ng mga passengers sa Cebu, sa airline na yun, sa loob ng aeroplano. Then, as a flight attendant nga, masuunahin ko yung kaligtasan nila kaysa sa kaligtasan ko, dahil sa bilang flight attendant ay kailangan mong unahin yung kaligtasan ng mga passenger kaysa sa sarili mo. So yun, kailangan i-share ko din yung safety ng mga passenger sa loob ng aeroplano, and yung pagko-communicate ko sa kanila is aayusin ko din para maayos din yung pakikitungo nila sa akin. Then aayusin ko din yung pakikitungo ko sa mga ibang cabin crew na mga nagtatrabaho doon, kung paano yung pakikisama ko sa mga taong kakilala ko, sa mga tao na nagiging close ko. Ganun din yung gagawin ko kapag nasa airline na ako, para ma-achieve ko yung goal ko, need ko na i-develop pa yung sarili ko sa pagiging flight attendant ko. So, yun yung mga step na gagawin ko para ma-achieve ko yung pagiging flight attendant ko. Tsaka para din matupad ko yung pangarap ko na malibot yung buong mundo at maging isang flight attendant. And yun lang po. Maraming salamat. I hope na mayroon kayong intindihan, mayroon kayong natutunan na tungkol sa career na gusto ko. So, maraming salamat po. My name is Marian B. Navarro, your future flight attendant. Thank you.